Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa tayo ng flower bouquet. At ang gagamitin po natin ngayong flowers ay yellow gladiola. As usual, na ating pong tinuturo yung ating pong solution ay 1 liter po ng tubig sa isang kutsarang asukal. Yan po yung gagamitin natin pagbabaran. At kung mapapansin po ninyo, gagamit po tayo ng vase ng para na sa gayon ay yung pong ating pong flower arrangement ay maging maayos po yung pagkakagawa. Kasi po, hindi po tayo gagamit ng foam ngayon. Gagamit po tayo ng tissue paper o ng table napkin tissue para maging pinaka base po natin na paglalagyan po ng tubig. Iba po, hindi po tayo gagamit ng floral foam ngayon. Ayan po. So, yung desired size po ng ating flowers, ikakat po natin. At yung pong mga dahon, yung stem po niya na natira, itatabi po natin para magsilbi pong siya po yung magpapakapal ng stem po natin. Kasi ang gladiola, pag pinagsama-sama mo yan, na walang insert yan, ang mangyayari, magiging kumpul-kumpul at hindi makikita yung ibang flowers. So, ang gagawin po natin, i-align po natin yan. Gagawin po natin, siya po yung ilalagay natin paningit dun sa pagitan ng mga flowers para nansa gayon ay kumapal at hindi po nagdikit-dikit po yung mga bulaklak niya. Ayan po. So, isa-isa po natin ikakat pati yung dulo para mag-absorb po ng water. Ayan. At pagkatapos, i-align po natin yan ang isa-isa. Yung excess na leaves po, puputulan natin para hindi po siya makaharang. And right after, isisiksik na po natin yung mga flowers. Ilalagay po natin kung saan sila po pwedeng ipuesto. Na magmumukha po siyang bouquet ang dating. Ayan. Isisingit-singit lang po natin sila at pagkatapos, i-ayusin po natin, i-align po natin ng paisa-isa hanggang sa makuha na po natin yung right shape na ating pong hinahanap o yung right shape na ating pong gusto. Pagkatapos, i-check po natin kung ano po yung pwedeng gawin natin para ma-align po siya. Ayan po. So, yan po yung kalalabasan ng itsura ng ating flower bouquet. Ayan po. Tapos, hugutin po natin and then tsaka po natin siya tatalian. Ilalagay po natin, tatalian po natin ng mahigpit. Para nang sa gayon, hindi po siya magkahiwa-hiwalay, magkalas-kalas. Hindi po ba? Mas madali po kasi yan yung may base tayo kaysa dun po sa hinahawakan po natin. At hindi po tayo mahihirapan. Ayan po. And then, itatali po natin yung dulo para sa gayon, sadyang mahigpit po siya at talagang secured na po. Pagkatapos po niyan, yan po yung sinasabi ko sa inyo, instead na gumamit po tayo ng foam, gagamit po tayo ng table napkin. Ayan, babalutin po natin yung stem according doon sa size po niya. Ipapalibot lang po natin yan. Hindi naman po required kung makapal o manipis yung iba't ibang side. Pero, para even po yung mga yung tubig na mailalagay po natin na pagsipsip niya, ng tubig, yung stem niya, mas maganda even po yung pagkakalagay. Pagkatapos, babalutan po natin ng plastic. And at the same time, yan, lalagay po natin yung solution natin na ginagawa natin. Ayan, lalagay po natin. Maglalagay po tayo para sipsipin po ng tissue at sipsipin po ng stem yung ating solution na nilagay. After po yan, syempre, itatali po natin yung plastic. Ayan, para yung excess water, hindi po basta-basta mawawala or mabubuhos. Ayan po. Make sure na yung plastic na ginagamit natin, hindi po butas para hindi po tumulo yung mga tubig. And, syempre, after po nyan, ayos na po natin yung ating mga wrapper. Ang gagamitin nating mga pangbalot dun po sa ating flower arrangement. And, sasamantalayin ko na rin po yung pagkakataon. Ayan po. So, subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Ayan, yung pong subscription po ninyo kasi, malaki po ang maitutulong sa ibang tao, lalo na po dun sa aming pong matutulong ang mga tao. At nansa gayon ay mas marami pa po kayong video na maipakita sa inyo na nagpapakita po ng aming pong talent. Ayan po. Maraming pong salamat at hiling po namin na panoorin po ninyo at i-share po ninyo sa iba po ninyo mga kakilala at mga kaibigan. Maraming pong salamat. In return, si Lord na lang po ang bahala sa inyo magpala. Ayan. Maraming pong salamat. Kung papansin po ninyo sa ating pong bouquet, iba-iba po yung ginamit natin. Ayan, gumamit po tayo ulit ng sako ng
bawang. Ayan po yung sako ng bawang. Ayan. So, tinanggal lang po natin yung tali niya. Tapos yung mga nakalagay dyan, tatak. Tapos inayos lang po natin. Ayan. Pwede na po siyang pambalot ng bouquet natin. At gumamit din po tayo ng black with the lining ng gold. Ayan. At pagkatapos niyan, gumamit din tayo ng white. May lining din na gold. Ayan. Salamat nga po pala, shout out kay Mads Balulong ng Bacayao Norte, Pangasinan, Dagupan City pala siya. Siya po yung umorder po niyan. Maraming salamat. Ayan po. So, after po niyan, syempre, i-check na po natin yung iba pang covers. And kung papansin po ninyo, hindi po ako nag-maintain sa isang kulay. Ayan, nag-maintain po ako sa iba-ibang kulay. Kung ano po yung magandang tingnan. At nag-i-experiment na rin po kung ano po yung po pwede natin gawin. Tandaan po natin na sa arrangement, sa flower arrangement, sa stage decoration, sa iba't ibang ginagawa po natin sa events. Pwede po tayong mag-experiment. Basta alam po natin ang kalalabasan nito ay maganda. Huwag po tayong matakot na mag-experiment kasi po doon po mas lalo po ma-enhance yung ating talent at ma-enhance po yung ating kaalaman at abilities. Kasi kapag hindi po natin ipapractice yan, magmi-maintain lang po tayo doon sa usual nating nagagawa at nakikita. Mas maganda po na yung pong talento natin ay lalo pong mahasa nang sa gayon makadiscover po tayo ng iba't ibang pwedeng gawin natin sa mga arrangement o sa mga ginagawa natin na iba't ibang klase ng ginagamit patungkol sa mga events. Katulad niya ng ginagawa natin sa ngayon ay yung flower arrangement. Ayan po. So kung papansin po ninyo, yung ginawa nating top is yung sako ng bawang, lavender, and then yung pinaka-bottom niya ulit, ang ginamit po ulit natin ay yung pong lavender, yung sako pa rin ng bawang. Ayan po. So, ika-crumple lang po natin. Hindi po mahirap i-arrange po ganyang klase ng cover kasi talagang siya, yung nagkukusa siyang sumunod kung saan mo siya gustong ilagay. Ayan. So, higpitan na po natin yung tali niya. Ayan. At pagkatapos, i-arrange po natin yung mga iba-ibang areas na po pwedeng nating ayusin bago natin itali. Finally, ayan. Yan po yung retaso nung pinagkuhanan natin flower paper, yung pong ginamit natin na pang cover na paper dyan sa bouquet natin na kulay white na may lining na gold. Tapos, tinalian po natin ng ribbon na kulay blue. Yan na po yung magmi-maintain na pinaka-accent niya sa gitna. Ayan po. And pagkatapos, higitin na po natin yan at talagang tatalian na po natin ng pinaka-mahigpit para na sa gayon, kahit yung pong nasa ilalim, kung maluwag man ang tali niya, mahigpit na siya ngayon. At dudoble po natin. Yung ribbon, kung hindi po pantay, pwede nating tanggalin o higitin ng konti. Tapos ibalik po. At pagkatapos, i-look po natin ulit. Ayan na po siya. Ayan na po. And, syempre, ayan, to finalize po yung ating pong design, syempre, kukuha po tayo ng ating sticker. Yan po. Magpagawa na po kayo ng sticker ninyo para magkaroon po kayo ng promotional item din. Ayan po. Yan na po siya. Marami pong salamat sa inyong panonood. And subscribe na po kayo. God bless you all and God bless you always. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Thank you po ulit sa inyong pagsubaybay.